Payday na naman, and panigurado, maglalabasan na naman ang kaliwat kanang sales sa mga malls. E paano kung ang masayang araw na ito ay kapalit naman ang buhay mo? Magtitipid ka pa din ba kapag nalaman mo na ang kwento ko? Tara, samahan nyo kami at pasyalan natin ang sikat na mall sa Metro Manila. I'm so scared. All I wanted to do was play with you. Please come and play with me. I'm so lonely. You're not afraid of the dark, are you? Come with me. I will show you hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. You're going to die in there. Don't say I didn't warn you. I know things no one knows. You're going to die. Help me. I'm begging you. Can you help me? I'm alone and scared. I lost my mommy. Can you help me? I'm coming for you. Hello guys, this is RJ and welcome sa ating 7th episode ng Friday Katatakutan dito sa... Tara! Biyahe tayo! And kung bago pa lamang po kayo sa aming channel, huwag nyo po sanang kalimutan i-click ang subscribe button na matatagpuan sa baba ng ating screen. And huwag na huwag nyo din pong kalimutan i-click na din ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos namin tulad ito. So ayun na nga, simulan lang natin ang kwento. Kadalasan, ang mga kwentong bayan or urban legends ay marinig lamang natin mula sa mga probinsya, sa mga liblib na lugar na mahirap puntahan o marating. Ngunit subalit datapwat, ang kwento na inyong maririnig ngayon ay tungkol sa isang sikat na mall na matatagpuan sa Metro Manila. Sa mall? Sa Metro Manila? Dahil ang kwentong bayan na ito ay di umano'y nangyari sa Robinsons Galleria. At hindi lamang basta normal na tao ang tampok sa kwento natin ngayon. Dahil di umano, ito ay isang taong ahas. Ang Robinsons Galleria ay matatagpuan sa EDSA Corner Ortigas, Quezon City. At noong 1986, bago ito itinayo, dito nag-aklas o nagprotesta ang libu-libong kababayan nating Pilipino noong panahon ng People's Power Revolution. At noong 1987, binili ng sikat na negosyante na si John Gokongwei ang malaking parte ng lugar na ito. At dito nga itinayo ang nasabing mall. Si John Gokongwei ay ang tinaguri ang pangatlo sa pinakamayaman na tao sa buong Pilipinas. At nagsimula ang construction ng nasabing mall mid-1988 at natapos ito mga late 1989. At sinimulang buksan sa publiko ang mall na ito noong 1990 bilang pinakaunang mall ng Robinsons Mall. Ito ay may taas na hanggang 5 floor. Meron itong 400 shops, mga kainan, entertainment facilities, at service centers. Pinaniniwalaan ng mga Chinese na ang pag-aalaga ng ahas ay maswerte daw sa negosyo. Kaya ang iba dito ay nag-aalaga ng ahas sa kanilang mga tahanan o ang iba sa mga bodega ng kani-kanilang negosyo. At noon ngang 1980s, isang urban legend ang lumabas patungkol nga sa Robinsons Galleria. Mga KaBiyaheros, liliwanagin ko lang. Ang urban legend ay kwentong bayan lamang na napapasa-pasa sa mga kultura at iba't ibang tao na hindi matukoy kung saan nagmula o kung sino ang pinagmulan. Maaring ito ay totoo at maaring hindi. Ito ay mga kwento na sumikat
sa pagsasalin-salin nito sa iba't ibang panahon na magpasa hanggang ngayon ay napagkukwentuhan pa din natin. At ang urban legend nga daw na ito ay patungkol sa isang taong ahas. Kalahati tao, kalahati ahas, na naninirahan di umano sa basement ng Robinsons Galleria. Ang taong ahas daw na ito ay ang lucky charm ng pamilya Gokongwe. Kaya daw ito sinuwerte ng gusto sa kanilang mga negosyo. At base na nga sa urban legend na ito, sinasabi na si John Gokongwe ay nagkaroon ng kambal na anak, isang babae at isang lalaki. Ang babae sa kambal daw ay si Robina Gokongwe, habang ang lalaking kakambal naman ni Robina ay ang lalaking taong ahas na pinangalanan daw na Robinson. Ngunit walang nakakaalam sa totoong itsura ni Robinson, dahil itinago di umano ito ng pamilya Gokongwe upang protektahan ang kanilang reputasyon. At ayon sa kwento-kwento or urban legend na ito, lumaki sa kanilang bahay si Robinson. Noong una ay maayos naman daw ito at walang naging problema. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa paglaki na din di umano ng taong ahas, ay nahirapan na ito dahil sa liit ng espasyo sa kanilang tinitirahan. At isa pa sa naging problema nito ay ang pagkain nito ng tao na lubos namang delikado. Kaya ayon sa kwento, nagpasya di umano ang pamilya na magpatayo ng mall. At sa ilalim nito ay may itinayong malaking chamber na ginawa pa ng mga arkitektong nagmula sa iba't ibang bansa. At nang matapos nga ito, dito na di umano inilagay ang nasabing taong ahas. Kasabay din daw nito ay ang pag-install ng mga spy cameras sa mga fitting rooms na matyaga namang binabantayan di umano ng taong ahas na siyang may control sa sahig ng fitting room, kung saan kapag pinindot daw ng taong ahas ang button na ito, ang taong nasa fitting room ay malalaglag sa isang kwarto kung saan nandun naman ang taong ahas. At ayon na nga sa mga kwento-kwento, kadalasan daw ang nagiging biktima ng taong ahas na ito ay ang magagandang babae. At meron pa nga daw mga report ng mga magulang na naghahanap ng kanilang nawawalang anak na naging sales lady sa nasabing mall. At ayon sa mga managers na napagtanungan ng mga magulang, hindi naman din daw nila alam kung nasaan ang kanilang mga anak, dahil wala naman daw record na nag-time out ang mga ito sa kanilang trabaho. At mas sumikat pa ang kwentong ito tungkol sa taong ahas nang mabiktima di umano ng taong ahas ang mga artista na sina Alice Dixon at Rita Avila. Ayon sa kwento-kwento, si Alice Dixon daw ay maswerteng nakatakas, habang si Rita Avila naman daw ay namatay. At ang Rita Avila nga daw na nakikita natin ngayon ay kaluka-like lamang daw ng totoong Rita Avila na nabiktima ng taong ahas na ito. At narito ang kwento ni Alice Dixon. Panahong iyon ay talagang sikat na sikat si Alice Dixon. Kaliwat kanan ang kanyang TV guestings at movie offers. Isang araw, nagpunta di umano si Miss Alice Dixon sa nasabing mall.
at nagsukat na kanyang mga nagustuhang damit sa isang dressing room o fitting room. At ayon sa kwento-kwento, nagustuhan di umano ng taong ahas na ito si Miss Alice, na naging dahilan naman ng pagpindot ng buton ng nasabing taong ahas. Dahil dito, nahulog si Miss Alice mula sa fitting room, papunta sa kwarto kung saan nag-aantay ang taong ahas, at maswerteng nakaligtas at nakatakas di umano si Miss Alice. At ayon na din sa kwento-kwento, binayaran daw si Miss Alice upang wag na kumalat ang balitang ito at manirahan na lamang ng mapayapa sa Canada. At ang abogado na nag-ayos di umano nito ay si Attorney Solicitor Frank Chavez. Kaya kailanman ay hindi kinumpirma ni Miss Alice ang tungkol sa kwentong ito. At muling nabuhay nga ang kwentong ito noong 2010, nang lumabas ang viral video na may 1.2 million views tungkol sa taong ahas di umano na may title na Robinson Snake is Dead. Makikita sa video ang taong ahas na ito na may ulo, kamay at bulaw na buhok. Ngunit hindi ito gumagalaw. Ikaw, anong masasabi mo sa video ito? Comment it down below para malaman ko kung anong opinion nyo tungkol sa nag-viral na video na ito. Ang pangalawang version ng urban legend na ito ay isa daw itong babaeng ahas na naglalabas ng gintong itlog na pinagmumulan ng yaman ng pamilya Gokongwe. At ayon na nga sa speech at interview kay Robina Gokongwe, hindi din daw nito alam kung saan nagmula ang kwento tungkol sa taong ahas. Ang ibang tao pa nga daw ay napapansin niya na madalas tignan ng kanyang mga binti kung may kaliskis nga ba daw ito tulad ng sa ahas. At ayon sa nakakatawang sagot ni Robina sa mga nagtatanong sa kanya, ginawa na daw niya itong bag para sa department store ng nasabing mall. At dahil sa imahinasyon ng maraming Pilipino, nabuo ang kwento na ang logo na letter R ay maihahalin tulad sa hugis ng isang ahas. Pangalawa, ay wala nga daw spy camera sa fitting room. Pero ang salamin naman daw ng fitting room ay one-way window lamang kung saan nanonood di umano ang nasabing taong ahas at nag-aabang ng kanyang mabibigyan. Pangatlo, ay hindi daw ito isang taong ahas, kundi isang malaking ahas. At dahil sa paglabas ng urban legend na ito, meron naging konklusyon ang mga eksperto. Una, maaaring totoo nga daw ito dahil sa mga kakaibang nilalang sa mundo natin. Pangalawa, ay maaaring marketing strategy di umano ito upang mas makilala pa ang Robinson's Mall. At pangatlo, ay pwedeng gawa-gawa lamang di umano ito ng mga kalabang malls ng Robinsons upang siraan ang nooy kakasimula pa lamang na Robinson's Mall para walang pumunta at matakot ang mga customers sa Robinson's Mall. At dyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa taong ahas ng Robinson's Mall. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Totoo kaya ito? O meron ka pang ibang alam na version tungkol sa kwento na ito? Comment it down below. And gusto ko nga pala magpasalamat kay Joe Cortez Vlogs sa pag-suggest sa kwento natin ngayon. And shoutout din sa iba pang mga nag-comment sa last episode natin. At kung meron kayong mga alam na urban legend or mga kwentong katatakutan,
tulad ni Joe Cortez Vlogs gusto nyong talakayin or ibahagi sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan i-comment yan sa comment section sa baba ng ating screen. At kung gusto nyong ma-shoutout sa next episode natin, mag-comment lamang kayo at ilagay nyo ang hashtag Friday Katatakutan. Kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag nyo po sanang kalimutan i-click ang like, share, and subscribe button. See you on our next episode sa Friday Katatakutan. Bye!